people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa inyong lahat. And then, of course, sa lahat ng mga bago nating subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. At saka syempre sa walang sawang tumatangkilik at sumusuporta dito sa Mama Sam vlog natin. Araw-araw, lagi-lagi. And then of course, kay Christine Ann Perez na laging maganda. So yon, so sana lahat kayo ay okay. So syempre, dahil sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito, kaya naman, may mga bago tayong chika update na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, press presentation ng Binibining Pilipinas bukas na. So, are you excited guys? So, bukas nyo na nga mapapanood ang presentation ng Binibining Pilipinas 12 noon. Saan to? Sa syempre, sa Binibining Pilipinas YouTube channel. So, syempre, na-expect ko dyan ang bonggang presentation ng mga kandidata. At hindi lang yun, syempre, gusto ko rin makita dito kung sino talagang kakabog ng bonggang-bongga. At sino kaya ang tatanghaling bagong Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. May mga balita nga na ang Miss Intercontinental ay magbabalik dito sa Binibining Pilipinas. So, hintayin natin yon. So, for now, ay dalawang corona ang confirmed, Globe at International for 2025. So, are you excited guys? Kasi ako, yes, excited ako. 40 candidates ang naglalaban-laban para sa dalawang corona. So, matira ang matibay. Sabi ng ganon, eh, galingan mo kung gusto mo manalo. Diba? So, yun. Kaya naman si Christine Ann Perez ay nagre-ready na siya para sa pageant na to. Charot! So, yun. So, I'm so excited for the Binibining Pilipinas. Lalo na ngayong 60th anniversary nila. Na talaga naman, oh my gosh, kaabang-abang talaga. Tapos kaabang-abang din syempre ang Miss World Philippines. Dahil ang Miss World Philippines, oh my gosh, matindi ang magiging bakbakan ng mga kandidata dito. Lalo na dyan nga si Krisnan Gravides na talaga namang kaabang-abang din. Sobrang sinasabi ng lahat na mukhang etong si Krisnan Gravides ang tatanghaling bagong ngayong reyna ng Miss World Philippines. Pero yung iba naman sinasabi na ko, baka reyna Hispano-Americana ang mapunta sa kanya. Anyway, so depende na yan kung anong ipapakitang performance ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss World Philippines. And good luck, di ba? So sabi ng ganon, eh di galingan mo lang, mananalo ka, di ba? So ako para sa akin, excited ako for Krisnan Gravides. At saka syempre si Jasmine Omay. So gusto kong manalo si Jasmine Omay. At saka si Rihanna. Rihanna Agata, Pangindian. Oh. So, excited ako for them. Anyway, good luck sa kanila. Total, meron namang apat na corona naman dito sa Miss World Philippines. Ito ay ang Miss World Philippines, Reyna Hispano-Americana, at saka Miss Tourism, at meron pa daw isa na bagong corona i-announce nila by coronation night. So, kung ano man yan, ay good luck sa mga kandidata natin. And then, para sa sumunod na chika, syempre, walang urungan ang laban at talagang tuloy ang laban dito sa Miss Grand International. Dahil ngayon taon na to ay magkakaroon nga tayo ng Miss Grand Philippines 2024. So, ito yung ikalawang taon ng Miss Grand Philippines sa ating bansa mula nang lumipat siya sa bagong organization. So, yung mula na nagsolo siya kasi dati to ay nasa Binibining Pilipinas. So, ngayon, syempre, aabangan natin kung ano nga ba ang kaganapan na magaganap at sino nga ba ang magiging kandidata natin ngayon dito sa Miss Grand Philippines. So, magaganap to this coming
August. So, syempre excited tayo para sa pa-search nila kung sino nga ba yung mga kandidata na lalahok dito. So, ang usap-usapan nga ay tatlong corona naman dito sa Miss Grand Philippines. Miss Grand Philippines 2024. And then, of course, magkakaroon tayo ng Miss Universal Woman. So, nandito nga sa Miss Grand Philippines at saka multinational. So, tatlong corona para sa Miss Grand Philippines. So, syempre excited tayo dyan dahil, alam mo yon, sana makakuha tayo ng kandidata na, alam mo yon, mag-uuwi talaga ng corona ng Miss Grand na hindi is na binimister na what, di ba? So, good luck sa mga kandidata at kung sino man ang sasali dyan, kaabang-abang. So, matunog nga na pinag-uusapan na magiging kandidata ngayon ng Miss Grand Philippines ay si CJ Apiasa. So, tingin nyo, CJ Apiasa, fit nga ba para sa Miss Grand Philippines? Ako para sa akin ha, si CJ Apiasa, why not? Magaling naman si CJ pagdating sa pasarela, pagdating sa kabugan. Pero kasi alam nyo, sa totoo lang, isa sa mga naiisip ko, bukod kay CJ Apiasa, pwedeng-pwede din kasi sana itong si si Chris Nangrabides eh. So, sayang nagpunta sa Miss World. Kasi kung si Chris Nangrabides, I think mas malaki yung chance natin na makuha talaga yung corona ng Miss Grand. Bakit? Yung beauty, Diyos ko, aayawan ba yan ni Mr. Nawat? Eh, sobrang ganda. Plus, ang galing din neto kumabog. Kabugera din talaga itong si Chris Nangrabides. Kaya lang nagpunta siya sa Miss World Philippines eh. But, sabi ng ganun, kung si CJ Apiasa matutuloy dito, I think, eto na yung time na kailangan talaga mailaban si CJ Apiasa sa international stage. So, good luck kay CJ. Kung si CJ ang ipapadala natin, I think naman, kaya naman makipagsabayan ni CJ hanggang sa makuha niya ang corona ng Miss Grand Philippines. But ako ang tingin ko, siguro kaya niya mag top 10, top 5 dito sa Miss Grand. So, good luck kay CJ. Kung si CJ nga ba ang lalaban ng Miss Grand Philippines. And then, si Gabby Basciano, isa dito sa parang nakukutuban ng lahat na mukhang sasali dito sa Miss Grand. Ha. Si Gabby naman, kung ganda ang pag-uusapan, yes, maganda talaga si Gabby. Walang question yung beauty ni Gabby. But I think ang kailangan gawin ni Gabby ay i-level up niya yung kanyang energy kasi kulang doon si Gabby sa energy. So siguro kailangan lang ng konting pasabog, konting paandar at level up na energy. Kaya niya makuha ang corona ng Miss Grand Philippines kasi matangkad, tapos alam mo yung sexy, tapos magaling din ang pasarela. So kailangan lang talaga ni Gabby i-level up talaga yung pasarela niya kasi medyo pag magsabay sila ni CJ Apiasa doon, lalamunin siya ng buo ni CJ Apiasa pagdating sa pasarela. Either na, naglaban na sila noon sa Binibining Pilipinas, but I think siguro dito kakabog si CJ Apiasa pagdating sa pasarela. So, kailangan lang talaga i-level up ni Gabby Basciano yung pasarela niya. Winner na. So, yon. So, depende sa kanila. Bahala sila. Basta lumabas sila ng bonggang-bongga. And I'm so excited for CJ Apiasa kasi talagang marami nagsasabi na ang lakas na itong maka-Miss Grand sa bawat eksena niya. Saka mas gumanda siya ngayon in fairness sa kanya. So, good luck kay CJ Apiasa. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Bulakenya. Mga reyna ngayon sa international pageant. Ito nga si Althea Ambrosio at saka si Chelsea Manalo. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba ang beauty nila sa international stage? Ako, to be honest, pagdating kay Althea, wala namang question. Very unique ang ino-offer. At sabi ko nga, Diyos ko, si Althea, mukha talagang nag-aabang sa kanya ang corona, di ba? Kasi kung papansinin mo, oh my God, iba talaga ang beauty ni Althea. Very Pinay beauty. So, nag-expect ako na si Althea ay susungkit ng corona ng supranational ngayong taon na to. Ewan ko, ang taas ng expectation ko sa kanya dahil siguro nandoon yung paniniwala ko sa kanya. Dahil siguro na nagagandahan talaga ako kasi very Pinay beauty talaga ang ino-offer. And good luck kung nakapaghanda talaga siya ng bongga-bongga. But parang feeling ko lalaban ng isang Althea kasi si Althea is a very confident pagdating sa sarili niya. Lalo na sa laban na to. So, tingnan natin. So, parang feeling ko naman kakabog. And then, ito naman si Chelsea Manalo. Siyempre,
exciting din tayo para sa laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe dahil first Black Beauty ang ino-offer natin sa Miss Universe. And then, tingnan natin kung mabibreak niya nga yung sinasabi na ng mga kandidata pinapadala sa Miss Universe ay Nael Tocuyo. So, tingnan natin kung ano nga ba ang mangyayari sa kanya. Kung siya nga ba ang babasag ng katulad ng ginawa niya dito sa Miss Universe Philippines. Binasag niya yung lahat ng prediction ng mga vlogger, ng mga pageant page. So, ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin ni Chelsea Manalo sa Miss Universe. Kung lahat ng mga iniisip natin sa kanya ay mali. Diba? Kasi yung iba kasi iniisip nila, ay nako, hindi mananalo. Ay nako, may El Tocuyo. So, tingnan natin kung babasagin lahat yan ni Chelsea Manalo. Diba? But good luck. Kasi ako, para sa akin, ang mga taga-Bulacan niya ngayon ay very powerful at talagang eto na yung time na pwede nila i-prove talaga sa atin lahat na ang Bulacan niya beauty ay pang-international. Diba? So, hindi lang sila pang Philippines, kumbaga pang international states din. Ganon! So, good luck talaga. So, I'm happy for them. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mama sa reyna ng The Miss Philippines Queen, ay talaga naman umeeksena ng bonggang-bongga. Pero, ang napansin nung lahat, Alexi Brooks hindi active. Bakit kaya, mama sa? So, ako para sa akin, siguro, dahil baka may ginagawa si Alexi na hindi natin alam. Kumbaga, parang alam naman natin na katatapos lang ng Miss Universe Philippines, baka pagoda pa ang lola mo. Kaya, baka umuwi ng probinsya at binisita niya yung lola niya. Kasi, di ba, taga-probinsya naman si, taga-probinsya naman si Alexi Brooks. So, ako para sa akin, siguro, bigyan natin ng time. Hindi naman siguro importante yung mga guesting nila ngayon eh. Ang importante doon yung preparasyon ni Alexi para sa Miss Eco International. So, eto naman ay guesting lang. So, okay lang naman kung nandiyan or hindi. Sa kabayad naman sila dyan. Eh, pag hindi ka pumunta, edi hindi ka bayado. Ganun lang yun. So, choice niya na hindi pumunta, edi hayaan lang natin. Basta ang importante ay ilalaban niya ang bansa natin sa Miss Eco at doon niya ipapakita yung galing niya. So, yan. So, good luck, di ba? So, ako naman feeling ko yung mga kandidata natin sa The Miss Philippines ay talaga namang maarangkada ng bongga-bongga. At ngayon pa lang, excited na ako for them. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Marian Habach, ready na rin para sa Miss Venezuela Grand. Okay, so ito nga ay makutob na pinag-uusapan ngayon na si Marian. Marian Habach ay sasabak nga sa Miss Grand Venezuela ngayong taon na to. So pag nagkataon, ako magkakatapat sila. Kung sakaling mananalo si CJ Apiasa ha, si Miss Venezuela makakatapat niya. Eh, rampadora din to. Kung sakaling ito rin ang mananalo sa Venezuela, oh my God, I'm so excited. Kasi magaling din talaga to pagdating sa bawat eksena at bawat paandar. So, bagay na bagay kay Marian. Marian ang maging Miss Grand Venezuela. So, good luck ngayon pa lang, di ba? So, exciting kapag nagkataon. Magaling na, magandang bakbakan to ng Philippines kung si CJ Apiasa ang mapipili natin at sa Venezuela naman ay si Marian Habach. So, good luck talaga sa kanila. Ay nako, grabe paandar at eksena to. At para sa sumunod na chika, syempre, pambato natin sa Mr. and Mrs. Supranational, handang-handa na. So, mama, sa tingin mo, kakabog kaya ang Team Philippines na si Brando Espirito at saka si Althea Ambrosio sa Miss Supranational? Ako, para sa akin yung Team Philippines. Ha? Naniniwala ako sa ino-offer ngayon ng Pilipinas dito sa Supranational at talagang malakas sila. Yung ating pambato na si Mr. Supranational ay malakas din, guwapo din, malakas din yung dating. And then nakikita ko na kaya nga makipagsabayan sa mga kandidato na lalahok dito sa Mr. Supranational. I hope na malayo ang marating niya, makarating siya sa dulo ng competition. And then sa Althea naman, ramdam ko rin na talagang palaban. So ramdam ko ang pagka-Philippines talaga nila. Yung Team Philippines, alam mo yun, yung very Pinoy ang ino-offer natin. Pinoy at Pinay. So yan. So good luck sa kanila. Sabi ng ganon, masarap kumain ng adobo.
dahil ito ang ating special na putahe. So parang feeling ko ang i-offer nila sa Mr. at Miss Supranational ay napaka ganda. So yun, kasi sarap ng adobo. Ganon! So good luck talaga sa kanila. So laban Philippines. Ramdam ko. Pero ang matindi nila makakalaban sa Asia, I think yung team ano, yung team Thailand. Iba din yung team Thailand. Malakas din eh. So tingnan natin kung paano at sino ang kakabog sa kanila. But ako naniniwala ako na malakas ang laban ng Pilipinas sa Miss Supranational. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!